Ang video na to ay para sa mga electronic beginners na magpa-practice pa lang kung papaano mag-solder na may good quality output. Unang-una, ihanda muna ang lahat ng mga tools at materials na kakailanganin. Isa na rito ang soldering iron na ang recommended power ay nasa 30 watts to 40 watts. Pati na rin ang mga cutting tools na tulad ng long nose pliers at side cutter pliers. Sa mga materials naman, isa na rito ang soldering lead at ang printed circuit board or PCB at mga assorted components gaya ng resistors at mga capacitors. Ngayon, simulan na natin ang unang step na kung tawagin ay tinning. Ano ba itong tinning? Ang tinning ay ang pag-a-apply ng soldering lead dito sa dulo ng soldering iron o soldering tip kung tawagin. Ito ay ina-apply lalong-lalo na kapag ka ang iyong soldering iron ay bagong-bago na tulad nito. Ang prosesong ito ay minsan mo lang gagawin. Sa susunod na gagamitin muli ang soldering iron nito ay hindi mo na kailangang mag-tinning pa. Dahil kahit ilang buwan mo na itong hindi ginagamit ay permanente nang nakakapit ang soldering lead dyan sa soldering tip. Pero ang tanong, bakit kinakailangan pang isagawa ang pagtitining sa mga bagong soldering iron? Ano naman ang magiging disadvantage kung sakaling hindi muna na isagawa ang pagtitining? Ang soldering iron, kapag madalas nang ginagamit, ay normal lang na ito ay mangingitim na ng mangingitim dahil sa mga init na dumadaloy dito. Pero, hindi dapat tapati ang dulo nito ay mangitim din. Kung kaya, ang solusyon nito ay ang pagtitining. Nang sa ganon, kahit umitim man ang umitim ang soldering iron, pero hindi ang dulo, kagaya na lang nito. Ngayon, pagkumparahin natin ang dalawang soldering iron na ito, pareho silang luma na at nangingitim pa. Pero ang isa ay hindi dumaan sa pagtitining at ang isa naman ay naitining. Ngayon, tingnan natin ang magiging performance ng dalawa. Kung titingnan mo itong isa, ay nangingitim na pati ang dulo dahil sa uling ng metal na kumapit sa kanya. Pero itong isa naman, kung titingnan mo kahit nangingitim na siya, mapapansin mo ang dulo na namumuti na makintab. Tanda na ito ay dumaan ng pagtitining. Ngayon, subukan nating dikitan ng soldering lead itong isa para maobserba natin yung magiging performance niya. Ayan, idinikit na ang soldering lead sa dulo o sa tip. Pero makikita mo na hindi agad natutunaw ang lead. Ang ganitong klase ng soldering iron ay matatagalan pa ng ilang segundo bago matunaw ang lead. At kapag ganito katagal na matunaw ang lead, syempre matatagalan din na matapos ang project. Ngayon, ito namang isang soldering iron na dumaan sa pagtitining ang susubukan nating didikitan ng lead. Obserbahan natin kung gaano kabilis matunaw ang lead kapag may tining. Ayan, pagdikit na pagdikit pa lang ng lead, tunaw na agad. Yan ang advantage kapag ka ang soldering iron ay dumaan sa pagtitining. O kahit ito na lang ang obserbahan natin. Yung soldering iron na to, yung dulo, may tining, pero itong part na to, wala. Ngayon, pag idinikit ko ang lead, hindi agad-agad natutunaw. Matatagalan bago siya matunaw. Tulad nito. O, ngayon, hindi katulad ng sa dulo na pag dinikit ko agad, tulad ito, ayan, tunaw agad. So, okay. So, ngayon, nakita niyo na ngayon ang advantage ng dumaan sa pagtitining ang soldering iron. Okay. Simulan na natin ipakita kung papaano isinasagawa ang pagtitining. Unang-una, i-plug in mo muna ang AC plug ng iyong soldering iron dyan sa AC outlet. Pagkatapos niyan, magsisimula ng uminit ang iyong soldering iron. Tandaan, dito sa soldering tip, isasagawa ang pagtitining gamit itong soldering lead. Ngayon,
kahit hindi pa masyadong mainit itong soldering iron, ay umpisa mo nang idikit itong soldering lead dyan sa soldering tip. Bakit? Dahil aabangan natin yung unang init. Yan yung tamang temperature na kung saan malakas kumapit ang soldering lead dyan sa tip. Kaya kahit hindi pa sapat ang init para tunawin ang lead, ay ituloy lang ang pagkakadikit ng lead sa tip. Bakit? Ano ba ang mangyayari kapag nalagpasan natin ang unang init bago isagawa ang pagtitining? Dahil kapag sumobra naman ang init ng soldering iron, ay magsisimula itong mangitim dahil sa uling ng metal at hindi nakakapit ang lead sa tip. Apansin mo na dudulas, malalaglag na lang at papatak na lang sa table mo ang mga soldering lead. Kaya ang tamang pagtitining ay ganito, na kahit hindi pa sapat ang init ng soldering iron, dapat ay nakadikit na ang lead sa tip para mahuli mo ang unang init na tulad nito. At mapapansin mo na unti-unti nang natutunaw ang lead, pero diretsong kumakapit sa tip. At habang natutunaw ito, ay dahan-dahan mo nang balutin ng lead ang tip mula gitna hanggang dulo. At habang pinapahiran mo ng lead ang tip, ay dahan-dahan mo na ring paikutin ang soldering iron na tulad nito. At pag natapos ng mapalibutan ng lead ang dulo ng soldering iron, ay pwede mo nang tanggalin ang AC plug mula sa pagkakasaksak sa outlet. Pagkatapos, palalamigin mo na ang soldering iron ng 3 to 5 minutes. Then, after 3 to 5 minutes, ay ready nang gamitin ang soldering iron. At di mo na kailangan pang magtining pang muli dahil minsan lang itong ginagawa. Okay, natapos na ang demonstration ng pagtitining ng soldering tip. At sa part 2 ng video na to ay ipapakita ko naman kung paano ang tamang pag-solder na may good quality output. Alright, maraming salamat sa inyong panonood. Hehehehe